Hi guys, kumusta? Gusto bang mag-trade ng leverage sa Bitcoin? Gusto bang kumita ng mas malaki kesa sa trading sa ibang platform? So itong video na to ay i-review natin yung isang platform wherein 100% ito ay legit na platform. Kung gusto mo guys, panoorin mo yung video na to hanggang sa dulo. Ito po ay full step by step kung paano po gamitin yung Margex.com na platform. Ituturo ko sa inyo paano magsimula at paano rin po kayo kumita dito sa platform na to. So wag na nating patagalin, let's go! Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin ng maraming marami guys kung i-hit nyo na po yung like. I-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. So wag na nating patagalin, let's go! Okay guys, so ito yung website or platform na i-review natin sa video na to. So, eto guys, meron pong bonus. Pakita ko muna sa inyo yung bonus. When you join, kapag nag-sign up po kayo, makakakuha po kayo ng $50 bonus para pambayad po sa trading fees. So, may binabayaran kasi tayo, lahat naman ng platform may trading fees. Pero, makakakuha po kayo dito ng $50 bonus sa trading fees. Pero, kapag nag-deposit po kayo ng 0.004 plus Bitcoin, you get an additional $50 bonus. Para makuha yan, okay, after nyo mag-sign up, click nyo lang po itong Get Now. Okay, sign up po muna kayo. So, first thing na gagawin nyo is magsasign up muna tayo dito sa Margex.com. Okay, so, ang gagawin natin ay login tayo, start trading. Click muna tayo, natin yan para makapag-create tayo dito ng account kay Margex. And then, after natin makapag-create ng account, i-review natin yung buong platform at ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung Margex. Alright, so, ganito lang yung pagsasign up guys. Maglagay lang po kayo ng email nyo na active and valid. Ilagay nyo po yung password nyo. So, may suggested yung Google minsan. Pwede nyong gayahin, pwede rin hindi. Kasi ito po yung requirements para ma-approve yung password nyo. 8 to 30 characters, 1 lowercase letter, 1 uppercase letter, and 1 number. Okay, automatic guys, makikita nyo na po yung referral code ko dyan. Then, I'm not a resident of the countries where don't provide service. Click nyo po yan. And after that, ito na po yung makikita nyo dito. So, click lang natin itong register. Okay guys, punta lang din tayo dito sa ating active na email na ginamit kasi meron silang isened na 6 numbers para sa verification. So, punta lang tayo dito. Enter natin dito. Then, click lang natin yung verify. Alright, so, merong minutes, 5 minutes yan. Account has been created. Ganun lang katali guys, mag-create ng account dito po kay Margex. So, ngayon ay lalagin tayo. Okay, so, para makapag-login tayo ngayon Margex. So, ito na po yung platform guys. Makikita natin. Welcome to Margex. Okay, so iba't iba yung siguro yung pagbasa. Okay, pwedeng Margex or exchange or marginal exchange. Siguro yun yung ibig sabihin ng Margex. Pwedeng margin exchange. So it's up to you. So then click lang natin itong continue. Okay, ang maganda nito, meron siyang MP shield para hindi basta-basta ma-manipulate yung price. Okay, yung iba kasi kapag nagbibigla ang nag-pump at nag-dump minsan, okay, parang wala ng control. Okay, kaya minsan nagkukulaps yung website. So, ang maganda rito ay hindi ganon. Okay, so, pwede nating i-log out to. So, ito na po yung guys. Ito na po yung kanilang platform. Pero before that, balik muna tayo dito sa kanilang dashboard para ano ba yung meron kay Margex. So, ito ay your reliable way to trade Bitcoin with up to 100x leverage. Mamaya i-explain nila yan anong ibig sabihin nito. Okay, so, dito makikita natin sa kanilang dashboard. Okay, user-friendly yung interface nila. Gumagamit sila ng isolated margin para ma-manage yung risk. Yan yung mga feature na meron dito. Explain nila kung ano yung margin. Ito yun, okay? Para malaman yung ano ba yung difference ng leverage at saka sa walang leverage. So, ito yun. So, halimbawa, meron kayong $100, okay? Kapag yung price ng Bitcoin, sabihin natin Bitcoin, ay tumaas ng 1%, okay? At yung sayo ay naka-leverage ka ng 20x, okay. Ang kita mo lang kapag nag-leverage ka, ay walang leverage, so makikita nyo yan, ito yung kulay ng walang leverage, ito yung kulay ng may leverage. Kapag naka 20 leverage ka, kapag nag-change yung price ng Bitcoin ng 1%, $1 lang yung kita nyo dun sa walang leverage. Samantala, kapag gumamit kayo ng leverage, $20 yung kita mo. So, mas malaki yung kita mo. So,
So halimbawa, okay, ito naman ay 3% yung ginalaw ng price ng Bitcoin. Halimbawa lang ha, naka 20x leverage ka, $60 compared sa $3. Anong ibig sabihin nito? Mas malaki po yung pwede nyong profits. But mas malaki rin yung chance na maliquidate yung pera nyo. Pwede nyong pag-aralan kung paano nyo laruin. Okay? So ito yung pinapakita lang kung ano yung difference at napagandang benefit sa leverage. Na kung saan, kung ikaw ay nagte-trade sa walang leverage, so ito yon, ang layo ng diferensya. So kung 20% yung price change, $20 dito, samantalang dito is $400. Okay, so tatlong steps lang, register, deposit, enjoy trading. Gaya ng nakita nyo kanina, so nakita nyo naman na kung paano ako nag-sign up. So ngayon, balik tayo dito sa kanilang platform. So, pwede nyo rin explore yan kung ano pa yung added na benefits nila. Okay, so pwede nyo pong i-check. So ngayon, pupunta tayo dito sa trading. So ngayon guys, ay explore muna natin kung ano yung platform nila. So dito sa taas, ito yung trade. So wherein kapag na-click nyo po yung trade, ito na po mismo yung chart. Okay, makikita nyo na po yan. Kapag clinic naman natin tong wallet, so nandito po yung deposit and withdraw. Yan, available na pwede nyo makita kung meron na kayong balance at available balance or nasa in order. Yan, so dito sa settings, pwede nyo pong baguhin kung ano yung gusto nyong baguhin dyan. Pwede nyong baguhin yung password nyo. So mag-input kayo ng Google Authenticator. So it's up to you guys. So meron din dito, if you want to refer your friend na gusto rin mag-trade dito sa Margex, meron din. So meron silang 40% referral bonus sa inyo. Plus ang maganda dito, meron silang support, merong live support, help center, at meron na rin silang video tutorial. So video tutorial paano gamitin yung Margex. Okay, so nandito yung kanilang video tutorial. Pwede nyo panoorin yan para magamay nyo po yung platform. So ngayon dito sa wallet, ang gagawin natin is pwede ho tayong mag-deposit. So click natin tong deposit. Pwede po tayong mag-deposit gamit po yung Bitcoin. Okay, so Bitcoin po yung gagamitin natin dito kasi ito lang yung available yata. Okay, so deposit Bitcoin. So Bitcoin yung ating ide-deposit. Okay, so pero pwede rin po kayong bumili ng... So ngayon guys, ang deposit lang dito is walang iba guys kundi Bitcoin. Wala tayong ibang options. Okay, so Bitcoin lang yung pwede natin gamitin. So para makapag-deposit tayo ng Bitcoin dito, kailangan natin ng isang Bitcoin wallet. So walang iba na pwede natin gamitin, or I can suggest na kapag nasa Pilipinas, pwede natin gamitin yung Coins.ph, PDAX, or Abra. Pwede po natin gamitin yan. So para makapag-deposit tayo, kailangan natin ng Bitcoin wallet. So ito na po yung ating Coins.ph, merong Bitcoin wallet dito. So pero kung wala pa po kayong account kay Coins.ph, gawa muna kayo, o kaya kay Abra. Pwede rin guys yung platform ng Binance, sa iba't ibang mga platform na malalaki, Hobi, Gate.io, at iba't iba pa, pwede po natin gamitin para makapag-deposit po kay Margex. Okay, so ngayon, halimbawa, you have Bitcoin now. Ang pupunta lang tayo dito sa Margex, copy lang natin to. Okay, o kaya may QR code, may reader ka dyan, click mo lang yan, marireed na yung wallet nila. So, punta tayo dito sa coins, gagawin mo lang dito, send mo lang. Okay, so depende guys kung magkano yung gusto yung i-deposit. So, kung meron kayong coins, 004, para makakuha kayo ng bonus na $50 bonus. So, input nyo dito yung address, okay. So make sure guys na meron po kayong amount yung, or meron pong fund yung Bitcoin nyo. Alright, so ang gagawin nyo lang ay ilalagay nyo po dito yung pangalan nyo. Ito yung bagong requirements kasi ito ni Coins.ph. Lagay nyo yung pangalan nyo, last name nyo. Okay, ito yung destination wallet or exchange. Syempre wala kayong makikita na Margex dyan. So ang ilalagay lang natin dito is other. Okay, hanapin nyo yung other. Pwede nyo na pong ilagay dyan. And then, okay, so ano ba yun? Dito, okay lang kahit blanco yan. You need an additional 0.004005. Yan, so then after that, kapag okay na, then click nyo lang yung continue. And click nyo po hanggang ma-send po yung deposit nyo po sa Margex para pwede na kayong mag-trade. Alright, balik tayo dito. So kapag may account na, meron na po kayong laman yung wallet nyo, okay, syempre pwede na tayong mag-trade. So pwede rin po tayong mag-withdraw kung gusto yung mag-withdraw. Yan, so Bitcoin lang din yung ginagamit for withdrawal nila. Magde-deposit tayo actual dito sa Margex, pero gagamitin natin yung Binance. Okay, so pwede natin gamitin yung Binance. So click natin tong deposit, punta tayo sa aking Binance. So ngayon guys, gagamitin natin yung Binance para mag-deposit dito sa Margex. So meron tayong available ngayon sa ating Binance na 0.005 para makuha natin yung $50 bonus. So we withdraw lang natin. Balik tayo dito sa Margex. Okay, copy natin tong kanilang address para makapag-deposit tayo dito.
Okay, so balik tayo dito. Lagay lang natin yung address dito. Control V lang natin. Then, so nakalagay Bitcoin. So, i-deposit natin lahat para ma-deposit natin dito. So, max lang yung nilagay ko. Mamax ko na o deposit ko lahat yung aking Bitcoin dito sa Margex para gamitin ko for trade. Click lang natin yan. Then, merong fee na 0.0005 Bitcoin. So, okay lang yan sa akin. Okay, click lang natin itong continue. So, submit lang natin dito para makita natin. And then, wait na lang natin guys na makarating yung Bitcoin natin sa Margex. Alright. Okay guys, so dumating na po yung ating deposit dito sa margex.com. Okay, so ituturo ko sa inyo lahat guys dito. Panoorin nyo lang para malaman nyo kung paano gamitin. Okay, ano ba yung advantage pala ni Margex sa ibang mga platform sa kanilang leverage? So ipapakita ko sa inyo. So kung makikita nyo guys yung buy at saka sell market or buy market or sell market, nakikita nyo guys na almost pareho sila. So ibig sabihin mababa yung spread na tinatawag. May mga platform na yung buy compare dito sa sell, magkaiba sila ng presyo sa Bitcoin. Halimbawa lang ha, kung ngayon 44,106.8 yung buy, pero yung sell umaabot yan ng 180, minsan 200 pa nga yung iba. Ibig sabihin nun spread. Okay? Yung pagkaka-diferensya nung buy at saka sell. Okay? So, ito yung advantage niya, pareho sila. Mababa lang, sobrang liit yung tinatawag nilang spread nila. Okay? So, may advantage yan kung ikaw ay nagtitrade. So, ngayon ituturo ko sa inyo paano gamitin yung platform ni Margex. Maganda yan guys, user-friendly yung kanilang platform. So, ibig sabihin kung ikaw ay beginner, madali mong gamitin. Okay, so don't worry naman, ituturo ko naman sa inyo yung dapat nyong gawin. Okay? So, anyway guys, pwede nating i-trade yung iba't ibang klase ng crypto kasama na yung Bitcoin. Pero yung Bitcoin kasi nakalagay dyan kasi only Bitcoin para makapag-deposit tayo dito ng crypto. Pero meron din yung kanilang Visa at saka Mastercard. Pero kung meron kang Bitcoin, pwede nating i-trade dito. Okay? Gamit po yung leverage nila. So, ituro ko muna kayo. Ito po yung time frame. Pwede natin baguhin yan, 1 minute time frame. Ito yung kanilang candles, bars, hollow candles, Heikin-Ashi. So pwede po nating piliin yan kung ano yung gusto nyo or sanayin nyo. So merong comparison, compare, pwede nyo i-compare yan. Okay? At nandito yung mga kanilang indicators. So pwede tayong maglagay ng indicators. So usually ito yung gamit ko. And then so guys, depende sa inyo, pag-aralan nyo rin kung paano nyo gamitin itong mga indicator na to na makakatulong sa inyo. Kahit lahat ng indicator ay maganda, makakatulong lang siya. Walang exact price kung kailan tayo bibili. So, pag-aralan nyo kung paano nyo gamitin ng mga to. Okay, so bago kayo mag-trade. Okay, so ito yung tatlo yung ginagamit ko. Basic lang yan. Ito guys, basic lang. May mas magagaling. Pero ito nakakatulong na sa akin para kumita tayo ng $100 per day. Okay, nakakatulong siya. So, ngayon, kapag okay na siya, nandito naman yung pwede nating isave. Okay, yung mga charts nyo, pwede nyo ring palakihin. Pwede nating palakihin yan. Usually guys, ito ay trading view. Parang trading view itong platform na ginagamit nila. Kinonnect nila. Parang bumili sila ng trading view. Parang ganun yung mukha nito. So, pwede rin nating i-screenshot kung gusto yung i-screenshot. Yan. So, ito nandito na yung mga kanilang chart. Nandito na yon. Okay, so pwede natin yang piliin, pwede tayo mag 15 minutes, pwede rin tayong, okay, so pwede natin tignan natin. So ngayon guys, as you can see, so turun ko na rin kung paano gamitin yung RSI. So dito malalaman natin yung oversold at overbought. Okay, pag sinabing overbought, masyado na maraming nabili, at oversold naman, ay masyado ng maraming nabenta. So, sell at saka buy. Okay, so dito, ibig sabihin, nasa mataas na siya. So, merong 30 at saka 70. So, ito yung 30 and 70. Okay, dito, kapag nakita natin to, masyado ng maraming nabili. Ito naman sa baba, masyado ng masyado nabenta. Or, overbought at oversold. Okay, kapag ganito, pwede na siyang bumaba. Pwede, ibig sabihin, pwede na siyang bumaba. Pwede nyo pag-aralan. Okay, at dito sa MACD naman, kapag yung blue ay mas mataas, usually yung price ay pataas. Pero kapag nag-cross sila, ibig sabihin magbabago na yung takbo at naman yung price naman ay papaba. Okay, so dito naman sa Bollinger, makikita natin kung yung volatility niya, kung volatile ba siya. Okay, o kaya hindi masyadong volatile. Kapag ganyan maliit, hindi masyadong volatile. Pero pag nagbuka yan, volatile yung
crypto na yan. So, halimbawa, ito ay Bitcoin. Okay, so yung price niya. So, balik tayo dito. Okay, so depende guys kung anong gusto nyo. So, pwede halimbawa, sa 15 chart tayo, pwede tayong mag-short or sell. Pwede tayong mag-sell dito. Pero gagamitin natin, kung kayo ay baguhan, pwede nyo pong gamitin 5x lang muna. Okay na yon, 5x. And then, pwede rin po kayong, okay, yung size ay 50%. Ito yung price yata. Okay, so pwede natin ilagay yung limit para tayo po yung maglalagay ng pera natin mismo. Okay, so 5x leverage. So, halimbawa, ang gusto ko, ang alam ko ay pababa konti yung market. So, pwede natin ilagay. Okay, so dito, magkano ba yung ilalagay natin na size? Pwedeng size, pwede rin yung price. Pwede natin ilagay. 0.0005, pwede natin ilagay siguro yan. So, ito yung size ng aking order. So, 5x. So, pwede akong mag-sell short. Okay, so, pwede natin i-click yan. Ayaw niya yata. Okay, so, at price na 4205. So, pwede natin kung gusto yung short, click nyo lang itong short. So, ang gagawin natin ay dito na kaagad tayo sa market para mas mabilis tayo makabili. Kapag limit kasi, okay, hihintayin pa natin yung price na ma-hit para mapunta dun sa order. So, ang gagawin natin ay, okay, so 5x lang. Kasi baguhan tayo. Halimbawa, baguhan tayo. Pero you can leverage up to 100 yan. Okay, so pwede na tayo sa 5x muna tayo. Order size, wala na yan. Pwede natin ilagay. Pwede ba natin ilagay dyan? Ito nga. Okay, so pwedeng yan. So, pwede natin baguhin yan. So, $55 dito pala. Mas magandang control kung natin ilagay doon kasi size pala yon. US dollar, hindi siya Bitcoin. Okay, so $55 yung trade natin. So, pwede natin click yung sell market. Okay, so ito mababasa nyo. So, click lang natin yung sell. So, nandito na yung naka-place na po yung ating order. Okay, so pwede natin i-check dito sa baba. Okay, so nandito yung ating order. So, if you want to close, pwede nyo na pong i-close, pero limit, ilalagay nyo po yung mismong price. Pwede nyo rin po i-close, automatic na siya. Okay, makikita nyo na, okay, nandito yung ROE, so 0.69% ngayon, so sa yung pera natin. So, hintayin natin yan na mag-positive o kung pababa siya, okay, pwede na natin i-sell. So, guys, mag-set kayo ng target nyo na profit nyo. Okay, so ang sistema dito, mag-set kayo ng target na profit nyo. Pag na-hit na yon, automatic na pwede nyo na pong i-close. So, dito pwede natin i-close limit kung gusto nyo. Kayo maglalagay ng price. Halimbawa, ang price nyo is ma-hit nya ng 44,000 or 43. Kapag 43,900, yan. So, halimbawa, na-reach nyo na yan, pwede nyo i-set. Okay, so kapag bumaba siya ng 43.9, makakakuha kayo ng 3% doon sa $55. Pero kung gusto nyo, halimbawa, alam nyo yung price ng Bitcoin, ibababa siya ng 41,000, okay, 35%, okay, yung pwede nyong kitain doon sa $55 nyo. Ganun po kaganda. Halimbawa, set natin yan. Okay, pero pwede nyo rin pong, kung gusto nyo, pwede rin close kaagad din. So, nakaset lang yan. Kapag nag 41, ma-close yung ating trade at pwede po tayong kumita. Okay, so pwede rin guys na ang strategy nyo, pwede rin po yung mabilisan. So, pwede kayong mag 5 minutes para mas mabilis. Okay, kung makita nyo pababa, okay, and then close nyo agad. So, basta't meron kayong set na target, pwede na kayong mag-start. As low as 5,000 pala guys, pwede na tayong mag-start dito. Pero, pwede na rin yung $10. So, makikita nyo dito sa Margex, okay, nandito yung sa kanila, start trading with as little as $10. Pwede na tayo mag-trade sa $10. Alright? So, sana nagustuhan nyo yung ating tutorial dito at pwede natin gamitin to kasi mas mababa yung spread. Kung mahilig kayo mag-trade sa crypto ng leverage, dito pinakamababa yata yung spread na nakita ko sa mga nireview natin. Okay, yun yung difference nila. Okay, so ito lang yung aking marireview ngayon. Sana nagustuhan nyo yung ating tutorial at saka review sa Margex. If you have questions, feel free na mag-comment kayo sa comment box. At meron din naman silang customer support para masagot yung mga concern nyo. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.